Is na yung daddy mo, Hana, oh. Babay ka na, anak. Sabihin mo, ingat, daddy. Ingat kayo sa work. Anak, umayos ka. Gusto ko si Mama. Umaga na, tanghali na nga actually. Malilate ka na naman, honey. Dalihan mo. Ngayon, magsalita na naman. Boss mo ng hindi maganda sa'yo. Papa, ingat. Ka nagbabay, anak? Babay ka ba? Ha? Bababay ka pag aalis pa ako? Trabaho tatay mo para tayo may pambili ng kailangan natin. Habang walang benta, walang tinda ang mama. Ha? Ingat ah. Maingat naman na umaga. Pag tayo'y nagkakain at sakit sa buto. Ayan, lagay natin dito para ayan. Okay. Kumusta naman kayo? Kumusta po mga kaibigan ko? At meron lang akong nabasa kagabi bago matulog na salita ng Diyos. Ecclesiastes yun. Ayun, sabi niya sa Ecclesiastes 11, sabi niya, ang kahalagahan ng kasipagan. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Magbigay ka ng bahagi sa pito o maging sa walo, sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa mundo. Kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. At kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dahong timog o sa hilaga, sa dakong binagsakan ng puno ay doon ito mahihiga. Hindi maghahasis ang nagmamasid na sa hangin. At hindi mag-aani ang sa ulap ay pumapansin. Kung paanong hindi mo nalalaman kung paanong dumarating ang espiritu sa mga buto sa bahay bata ng babaeng nagdadalang tao, gayon mo hindi nalalaman ang gawa ng Diyos na lumalang sa lahat. Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi
at huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito ay o iyon o kapwa magiging mabuti. Ang liwanag ay mainam at maganda sa mga mata, namasdan ang araw, sapagkat kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magagalak siya sa lahat ng iyon. Ngunit alalahanin ninyo, alalahanin niya na ang mga araw ng kadiliman ay magiging mas marami. Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan, at pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa paghuhukom. Ilayo mo ang kabalisahan sa iyong isipan at alisin mo ang kirot sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang bukang liwayway ng buhay ay walang kabuluhan. Ayun. Ang aking mai-share sa umagang ito na verse ay patungkol ito sa paghasik. Okay. Dahil din natin alam kung ano ang nangyayari sa mga susunod na mga araw. Mga kapatid, salamat po sa ikinig muli sa aking mga nag-share. Sana'y mag-silbi rin akong magandang halimbawa sa mga tao na nakapaligid sa akin. I am not perfect, but I'm doing what is good and what is right in God's eyes. Thank you, and God bless you all. Bye-bye.